Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ikatatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na yung mga may sakit na nangangailangan ng pagkalinga, kagalingan na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhing Maria. Naway maipaabot ang mga kagalingan na hinihingi ng ating mga kapatid na iniinda ang kanilang iba't ibang uring karamdaman. Ganon din ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, si Aristides Tan at si Janet Rabuya Hernandez. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Tagapakinig, Chelsea's Deo. Sa lupa'y kapayamaan, sa halata at naliligan niya, inukuri kayaan. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kaluuban upang sa kadakila ang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem,
Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.
Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos, pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung anong itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pabuhay sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi na ang isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin.
Maagang maaga raw, silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa sa mga humiliya ni Papa Francisco ay ang binigyan niya ng diin na tayong mga Katoliko ay maging mga saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nangangailangan nga po tayo ng mga saksi titindig sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang nakapaloob sa ating naunang 2 pagbasa na kinuha po natin sa Gawa ng mga Apostol, unang pagbasa, at ang ating 2 pagbasa ay kinuha po natin sa unang sulat ni Pedro. Sa unang pagbasa, binigyan ng diin, lalong-lalo na ni Pedro, na itong si Kristo, itong si Jesus, na inyong ipinako sa krus, pinatay at inilibing, subalit muling nabuhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Wala nang takot si Pedro na nagsasalita at gusto niyang ipahayag kahit sila'y pinagbabawalan ng Sanhedrin, ng mga otoridad, ng mga pinunong bayan, ng mga pinunong saserdote, ipinapahayag na nila ng lantaran na itong si Jesus na inyong ipinapako, pinatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, subalit muling ba nabuhay, muling nabuhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan, ang pagsaksi ni Pedro sa ating unang pagbasa ay binigyan ng diin.
Ang ating ikalawang pagbasa, na siya mismo ang sumulat, si Pedro, sinabi niyang, itong si Jesus na walang batik na inialay ng Ama para sa kasalanan ng sangkatauhan, para sa kaligtasan, ay muling ang nabuhay para tuparin ang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. Para bagang sinasabi ni Pedro, ang pag-aalay ng sariling buhay ni Jesus na kung saan unblemished ang kanyang katawan, hindi na ito kagaya ng pag-aalay noong unang panahon na kung saan mga hayop ang iniaalay sa templo ng Jerusalem para sa kabayaran ng kasalanan. Subalit ngayon, ang inialay mismo ng ating Panginoon ay hindi dugo, hindi ginto, hindi kung ano pamang bagay, kung hindi mismo ang sarili ng bugtong na anak ng Diyos na naging dahilan para sa ating kaligtasan. Nangangailangan niya po tayo ng mga saksi, my dear brothers and sisters. Sa ating ebanghelyo, bigong-bigo po ang dalawang alagad. Kaya nga, ang tinatahak po nilang direksyon mula Jerusalem hanggang Emmaus, patungo po yun sa direksyon ng kanluran, na kung saan ay kung titingnan po natin, sabi ng komentarista sa banal na kasulatan, direksyon ng kamatayan, direksyon ng kabiguan. Para bagang sinasabi ng dalawa, wala nang pag-asa. Sa kanilang pananalita, makukuha po natin ito. Ano po ang sabi niya? Ano ang sabi ng dalawang alagad doon sa estranghero na sumama sa kanilang paglalakad patungong Emmaus na hindi nila nakilala na yun pala ay si Jesus? Ano ang sabi ni Cleopas? Ang sabi niya ay, kayo lamang po yata ang dayuhan na hindi nakaaalam sa kapangyayari pa lamang. At ang tanong ng ating Panginoon, anong mga bagay at summary na isinalaysay po ni Cleopas? Summary in the sense na nakabuod po doon ang lahat na gagampanan ng Mesiyas. Ang sabi nga po niya ay, siya po ay makapangyarihan sa salita at gawa, makapangyarihan sa harapan ng Diyos at harapan ng tao. At ang kanyang idinugtungpay, siya pa naman ang aming inaasahang magpapalaya sa Israel. Nandoon na po yung kabuuan, ano, na kung saan ay sinabi pa rin niya na pinatay, subalit muling nabuhay, pinapatay ng mga punong saserdote, pinapatay ng mga puno ng bayan, subalit muling nabuhay sa ikatatlong araw. At pagkatapos, pakinggan niyo po ang salita ng ating Panginoon. Sa kanilang mapupurol na isipan, sa kanilang saradong mentality, ano ho, ito po'y makikita po natin sa talatang 25. Ang atin pong binasa po ngayong ebanghelyo ay mula kay Lucas, kabanata 24. At ang talatang 25 ay nagsasabing, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang sinasabi sa inyo ng banal na kasulatan? Marahil ay sasabihin natin, muling nabuhay na ang ating Panginoon at binabanggit pa ang ganitong masasakit na salita. Kay hahangal ninyo, dahil simula pa noong kasama nila ang ating Panginoon, ipinapaliwanag na ito ng ating Panginoon. Sa 3 taon, bagamat bandang huli na lamang ipinaliwanag ng ating Panginoon na kailangang magbata ng hirap, parurusahan, ipapako sa krus, mamamatay siya, subalit sa 3 araw muling mabubuhay, hindi pa rin magets ng mga alagad. Kaya justified po na kahit siya'y muling nabuhay na, ito pa rin ang mababanggit sa kanyang mga bibig, sa bibig ng ating Panginoon, kay hahangal ninyo. Alam niyo po bang 2 beses lamang po ito
binanggit sa Bagong Tipan itong mga katagang ito, na kung saan bagamat iba ang pagkakabaybay sa original text, makikita din po natin ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 3, Talatang 1, na kung saan sinasabi doon ni Pablo, ang katigasan ng ulo, ang saradong isipan ng mga taga-Galacia na hindi nila maunawaan ang kanyang ipinapaliwanag na si Kristo ay namatay para sa kanila. Na hindi ito dapat pinag-aawayan kung ano ang kanilang katatayuan sa buhay, kung hindi magpasalamat dahil si Kristo na ipinadala ng Ama sa pamamagitan ng misyon na ipinagagawa sa Kanya ay nagtagumpay, at sa Kanyang katagumpayan, sa Kanyang muling pagkabuhay, ang sabi ni Pablo, lahat po tayo inaanyayahan at kasama tayo sa katagumpayan ni Kristo. Kaya sa halip na mag-away-away, sa halip na ma-divide ang isang sambayanan, bakit hindi magtulungan? Para bagang, in another words, kapupurol ng inyong isipan, bakit hindi ninyo maunawaan, bakit ayaw ninyong tanggapin ang katotohanan na ito ngang si Kristo sa kanyang kerigma, ano ho, bilang mga Kristiyano, ito yung sinasabing kerigma na kailangang magbata ng hirap ng ating Panginoon, mamatay, ilibing, subalit muling mabubuhay dahil sa kaligtasan ng sangkatauhan. Binanggit sa ating ebanghelyo na tumigil ang dalawang alagad na nalulumbay. Ano ho? Ito po'y hindi po emotion, sabi ng isang komentarista, kung hindi ito'y action. Ano ho? Kaya nga yung ipaniliwanag kanina ni Archby noong alas 9 misa, noong ko-celebrated mass, yung tumungo ang mga alagad dahil nalulumbay sila. Action, hindi lamang po emotion. Kaya kung titingnan po natin sa narrative, mabigat po ito na tumigil ang mga alagad para ipakita na sila'y nalulumbay, hindi lamang dahil sa kanilang emosyon, kung hindi bat-bat ng kabiguan ang dalawang alagad. Kaya nga sila'y tatakbo na doon sa kanilang lugar dahil para sa kanila'y wala ng pag-asa. Subalit, noong kaharap na nila ang ating Panginoon, doon sa lamesa na iyon, sa hapag, na kung saan ay bagamat siya ay bisita, bagamat siya ay guest, subalit siya po ang naging host. Ano ho? Dinampot niya ang tinapay matapos magpasalamat. At pagkatapos, iniangat niya, ibinigay niya ang tinapay, at doon lamang nabuksan ang mga mata, ang isipan ng dalawang alagad na kanina pa nila kasama. 11 kilometers ang kanilang binagtas. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Doon lamang nakilala ng dalawang alagad nang paghati-hatiin ang tinapay. Ito yung Eucharistia na ating ipinagdiriwang, my dear brothers and sisters. Kaya nga, sa ating ikalawang pagbasa na ipinaliwanag ni Pedro, na kung saan ang pag-aalay ng ating Panginoon ng kanyang sarili ay hindi po ito matutumbasan ng hayop na kahit walang kapintasang hayop na iniaalay ng mga pari ng mga Hudyo at that time, sinusunog sa altar ng Templo ng Jerusalem. Ang pag-aalay ng ating Panginoon ng kanyang sarili ay minsanan lamang. Sa minsanang pag-aalay na ito, natubos niya ang sangkatauhan. Ito yung magdadala sa atin para tayo'y maging mga saksing buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito po ang dala sa atin sa Eucharistiyang ating ipinagdiriwang araw-araw, ilang beses na ipinagdiriwang dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, ang banal na misang ito. At kahit tayo sa ating pagdalo sa mga banal na misa, ito ba'y nagbibigay sa atin ng kahulugan sa ating buhay? Yung po bagang sinasabing
utay-utay ba tayong nababago? Utay-utay ba tayong nagkakaroon ng ambience na kung saan ay nakikita natin si Kristo sa kanyang pag-aalay? Dahil ito yung pag-aalay ni Kristo na ating sinasangayon lamang po. Na sa halip na kagaya ng ginagawa ng mga Hudyong pari at that time sa Lumang Tipan, na mga hayop ang kanilang iniaalay, sinusunog, ito ngayon ang ating inaalay, ang paghihirap, ang pagpapakasakit ni Kristo. Dahil ito ang ating katubusan. Ito ang kahulugan ng Paschal Mystery na sana'y maunawaan ng bawat Katoliko. At sa oras na kung saan ay ibabahagi na po ang katawan ni Kristo sa oras ng communion, majority po ang tumatanggap. Sinasabi ng pari, katawan ni Kristo. Tinatanggap natin si Kristo. Subalit ang malaking katanungan po dito ay, nananahan ba talaga sa atin ang ating Panginoon? Nananahan ba talaga sa atin si Kristo na ating tinatanggap during communion? At kung titingnan po natin yung dismissal na sinasabi ng pari sa pagtatapos ng misa, ang sinasabi doon ay, humayo kayong mapayapa, na ang ibig sabihin, nagsisimula doon ang misyon ng bawat tumanggap kay Kristo. At sa misyon na ito, ang panawagan sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, nawa maging mga buhay na patutuo ang ating mga buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maging saksi ang bawat isa na naggagaling dito sa Eukaristiya na ating ipinagdiriwang. Nang sa ganun, marami ang mabuhay, lalong-lalo na sa sitwasyon na ito, na napakahirap ng buhay. Lahat ay nagtataasan, kailangan ng pagtutulungan, ng pagdadamayan. Ngayon kung gagawan pa natin ng paraan para malugmok ang mga nakalugmok na nating mga kapatid, kung hindi natin ipapahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kung hindi tayo magiging mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay, saan kaya tayo pupulutin pagdating ng panahon? Kaya nga, nawa sa panawagan na ito sa hamon ng ating Panginoon, tunay ngang ang bawat isa na inaanyayahan, na nakikipartake sa banal na misa, sa banal na Eukaristiya na ating ipinagdiriwang, naway maging buhay ang bawat isa na tutungo sa kanilang mga tahanan, makakainkwentro kayo ng inyong mga kaibigan. Ito ang ating panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhing Maria, na naway tunay ngang makita sa ating araw-araw na pagkilos ang pagkabuhay na ito na ninanais ng ating Panginoon na maibahagi sa ating kapwa. Amen. Tayo po'y magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong pinag-alab ng salita ng Diyos na kapapahayag at kapapaliwanag pa lamang. Idulog natin ang ating tugon dito sa mga kahilingan para sa atin ding pangangailangan at ng sangkatauhan. Ang atin pong itutugon, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa simbahan na tagapag-ingat sa salita ng Diyos,
Nawa tuwin na niyang maipaliwanag ito ng buong linaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para kay Papa Francisco, mga obispo at kaparian, sa kanilang pagtuturo, nawa magabayan nila tayo sa iba'yong pag-unawa sa katunayan na muling pagkabuhay at sa kaangkupan nito sa ating buhay. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng magulang at guro, sa pagtulad nila kay Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, galak at hangad magpakabait. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasiphayo at pagkabigo sa buhay, matagpuan nawa nila kay Kristong muling nabuhay ang liwanag at lakas ng loob ng kanyang dalawang disipulo ng Emmaus. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa lubos nating madama ang presensya rito ni Kristong muling nabuhay at maganyak tayong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagiging kasama naming naglalakbay sa buhay. Pawiin mo ang lahat naming agam-agam. Lunasan ang aming mga karamdaman. Hatian mo kami ng iyong tinapay ng buhay hanggang marating namin ang aming hantungan sa langit kung saan ka nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na aming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng gala na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inyasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali po para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng Diomonay Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaugnan naman po ng sinagawang grand opening ng ating Kapiyo Estrella ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Estrella. Ikalima, ngayon po ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Mayroon pa po tayong healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis mamayang 5 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. Mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan
sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Hawakan po ninyo ang inyong mga pababasbasan na mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.